Good morning, sir. What is your name and how old are you? Good morning. Ako si Florante Del Mundo, 47 years old. Saan country po kayo dati nagtatrabaho? Trabaho ako bilang isang kusinero sa cargo ship. So, iba-ibang lugar ay napuntahan ko, iba-ibang bansa. Ano po yung main reason nyo kung bakit po kayo nagtrabaho sa ibang bansa? Main reason ko ay siguro para mas malaki ang kita. Para mas malaki ang kita at para mas portahan ko pangailangan ng pamilya. Ano po yung mga positive and negative experience nyo sa abroad? Yung natutunan ko, ang positive yung natutunan ko, mga iba-ibang luto ng iba-ibang luto ng pagkain ng iba-ibang lahi na kasama ko sa barko. At saka yung mga mababait din, may magagaling din makisama. Natututo ng pakunti-kunti ng ibang lingwahe. Yun. Tapos yung mga negative naman, siyempre, iba-ibang ugali ng tao. Meron minsan na hindi mo siya nakakatundo kasi iba-ibang ugali. Iba-ibang kultura. So, minsan meron kayong mga hindi na papagkaintindihan. Kasi nga, siguro dahil magkaiba ng kultura. At saka dahil nasa ibang bansa, siyempre minsan boring, homesick, nag-iibang ugali minsan. Kasi nabuboring na may minsan magpapamilya. Yun. Next po, ano po yung pinakamahirap na naranasan niya sa abroad? Ako bilang seaman, siyempre nasa barko ako. Pag yung may malalakas na alon, tapos naglalayag kami, tapos nagtatrabaho ka. Minsan, nahilong-hilo ka na, gusto mong magpahinga, gusto mong umiga, pero hindi mo pwedeng gawin kasi kailangan mong gawin yung trabaho mo. Walang ibang pe-perform nun, kundi ikaw. Walang magluluto, so magugutom yung kasamahan mo. Kailangan mong gawin ang trabaho mo kahit masama yung pakaramdam. At saka isa pa, pag masusungit yung mga kasamahan mo, mga strict pang kapitan, mga kasi siyempre iba-ibang panlasa ng mga taong kasama mo sa iba-ibang lahi. Normal mo nang mararanasan yung mga reklamo. Reklamo sa pagkain mo kasi yung ba, hindi nila gusto. Iba naman, masarap sa kanila, pero para sa iba, hindi. Minsan, may mga ganun. Yung iba, maabot sa nag-aaway, o nang-aaway sila. Pero, yun ang pinitiit. Kailangan mong tinsin. Yun. Ano po ba yung mga naranasan nyo na hindi nyo na makakalimutan? Yung mga bagay na ano, na may kasama ka na sobrang hirap pakisamahan. Mahilig maglasing, tapos pag nalalasing, nangahawi ng mga kasama. Saka siyempre, yung pag nagkakasakit. Napakahirap nung ganon kasi walang ibang mag-aalaga sa'yo kundi sarili mo. Minsan nami-miss mo yung pamilya mo. Dahil siyempre, kung may sakit ka, pag nasa Pilipinas ka, may mag-aasikaso sa'yo. Pero sa ibang bansa, o kaya pag nagkagaya ko nasa barko, wala. Ikaw magagamot sa sarili mo. Lalabanan mo talaga yung home team. Yan, ganun. Next question po, ano yung pagkakaiba po ng Pilipinas sa bansang pinagtatrabahuan mo noon? Ang
pagkakaiba ng Pilipinas sa ibang bansa na napunta ang pagkaya nung sabihin na natin yung ibang country ay nanapuntahan ko na magaganda, hindi nung masyado maganda pero maganda kaysa Pilipinas. kaya ako nasabi dahil siyempre yung nanguna yung palinisan ng paligid. Yun, maganda. Siguro mas sabihin na natin mas disiplinado sila. Mas disiplinado yung karamihan sa kanila. Gaya din sa atin na hindi ko naman nilalae. Pero yun lang, gusto ko lang i-compare. Ibang bansa. Yun lang, malinis. Ano po yung mga bansa or kultura ng bansa na pinagtrabahuhan nyo na nahirapan ka pong i-adapt? Itong ano, sa India. Kasi bukod sa hindi ko naman natutunan ng pagluluto ng pagkain nila, eh sinubukan ko rin kainin yung pagkain nila. Masyadong malayo sa lasa ng pagkain natin. Tapos ayoko rin ng ano, ng style nila sa yung hygiene, hindi naman mabaho para sa akin. Kaya lang sobra silang maglagay ng pabango. Ayun. Next question po, if ever po ba na may chance, gusto niyo po ba ulit na magtrabaho sa ibang bansa in the future? Kung magkakaroon ako ng chance sa uli, hindi basta maganda at pabog sa akin, basta hindi na masyado na mabagang kontrata, months lang, basta hindi yung year, yung tatagal ng year, ng ilang taon, okay na sa akin at saka mo. Yung kasi ipabog sa akin, magugustuhan ko yung ang trabaho. Pero kung hindi na, siguro hindi na. Maraming salamat po sa pagpayag nyo na ma-interview kayo. Okay, walang salamat din. Thank you po.